ano kaya ang sikreto nitong isang lalaking ito na taga Batangas na siya ang pinaka-tinitingala sa lahat dahil siya ang pinakasagad sa tangkad? Iba na nga raw ang matangkad. Pero para sa 34 years old na si William Biscocho ng Lipa, Batangas, aba, sumobra naman yata sa tangkad. Higante sa taas niyang 7'4". Nang mag 7 years old siya, aba, ang kanyang height lagpas 5 feet na at para ng teenager. So William, mahirap siguro sa eskwelahan kapag matangkad na batangkad ka. Napansin ko na po yun, parang kakaiba ako sa kanila. Kasi minsan may mga kaibigan na or kaklase na natatakot talaga sa akin. Siguro dahil sa mas malaki ako sa kanila. Nakaranas ka ba ng bullying? Kasi tinatawag akong higante o tikbalang. Pagtuntong naman ng high school, pumalo na sa height na 6 feet ang taas ni William. Ito raw ang pinaka-challenging para sa kanya. Tulad ng maraming teenager na lalaki, nahilig si William sa paglalaro sana ng basketball. Pero ang kanyang extraordinaryong laki naging pabigat daw sa kanya. Pero hindi ba pagka matangkad dapat nga basketball player ka, tinitingala ka? Anong nangyari sa'yo? Dahil sa physical appearance ko na medyo iba na yung way ng paglakad. Kasi wala kasi sa kasi ng sapatos eh. Kaya minsan sa liga, hindi ako makasali. Mabagal tumakbo. Sa siyam na magkakapatid, siya lang ang may ganitong taas. Dahil ito sa kondisyong gigantism. Ito ang pagkakaroon ni William ng sobrang growth hormone. Kaya kakaiba ang kanyang laki. At ang kanyang damit, kailangan double o triple XL. Ang pantalon, pinapasadya. Binti pa lang, may haba na ito ng 53 inches. Wala raw kasya sa kanyang sapatos. Kaya nagpapagawa na lang si William ng tsinelas. Size 18 ang kaliwa at size 16 ang kanan. Kung mag-order sila sa amin ay maramihan agad, halimbawa 6 na piraso. Mga 2 days ko yung gagawin. Pero sa kabila ng panunukso noon, life must go on para kay William. Full scholar siya nung kolehiyo at nagtapos ng kursong business management. Sa pagsakay ng jeep, the struggle is real. Sa laki niya, tumatama na ang kanyang ulo at nagkakandabaluktot para lang siya magkasya. Kung sa tricycle naman, kailangan sa likod sumakay si William at nakayuko. Pagpasok ng trabaho sa munisipyo, kilalang kilala si William dito. Bilang admin sa franchising department, no need para gumamit ng hagdan para maabot ang mga dokumento kapag nariyan si William. At paano nga ba matulog kapag ganito ang iyong height? Si William, may style dyan. Manuktot pa rin ang pagkakahiga para magkasya sa kama at isasandal niya sa pader ang kanyang paa. Ang kanyang misis na si Floor, may height na 5 feet. Nashock ako, oh, ang tangkad niya. Eh, mahilig din naman ako sa tangkad. Ayun, nagustuhan ko na rin siya kasi mabait siya. Bilang husband, sweet itong si William. Siya ang namamalengke. Siyang nagluluto. Wala pa man silang baby ngayon, positive pa rin ang pananaw ng mag-asawa sa buhay. Kaya binigyan namin ng treat na makapag-date ang mag-asawa. Hi, Sir William. Hi, Ma'am Floor. Katuwang po ang Rated K. Kami po, mula sa pamunuan ng Allegra's Kitchen, meron po kaming munting sorpresa para sa iyo, Sir. Para sa inyo po yan, Sir. Wala pong ano man yan, Sir. Sa ngayon, ang pinakamatangkad na taong nabubuhay sa mundo ay si Sultan Kosen mula Turkey na may taas na 8 feet at 2.8 inches. Ang average height naman ng lalaking Pinoy nasa 5 feet and 4 inches lang. Kaya nga nakakagulat ang iba na nabiyayaan ng height tulad ng Blue Eaglets player na si Kai Soto sa height niyang 7'1".
ang dating PBA player na si EJ File na 7'3". Artistang si Raul Dilio na kilala bilang si Frankie o Frankenstein sa height niya na 7'3". Pero sa height na 7'4", posibleng ang Batanggenyong si William Biscocho na nga ang pinakamataas na Pinoy sa ngayon. Kung ano yung naging tsura ko ngayon, kung ano yung binigay ni Heavenly Father, siyempre tinatanggap siya ng buong puso kasi naniniwala ako na may purpose ng lahat.